Umaga po mga katropa. So, kasalukuyan po, pinipipare po natin isang mga panayam ng ating mga estudyante dito po sa malapit na eskwelahan dito po sa headquarters. At pinauunlakan po namin ang kanilang interview regarding doon so kung gaano ka-prepared po yung ating kabalikat ng Philippines Malaya Incorporated. And dito rin po masasaksihan ninyo kung gaano po ka prepared po ang lingkod at tingnan natin kung hanggang saan sakop yung mga tanong nila na gagawa natin ng paraan at sagutin yung mga importanteng tanong dito sa mga kabataan na pumunta po dito sa headquarters po ng Kabalikatnet Philippines Malaya Incorporated. Ayan po ang ipan nyo. Sir? Ano po ang community-based disaster risk reduction management plan ng Kabalikat? Isa sa mga management risk reduction po na ginagawa ng Kabalikat. Actually, bibigyan ko lang kayo ng kabuuan, a summary po, kung ano po talaga ang kayang gawin ng Kabalikat is that we can manage into up to providing risk reduction by giving information and dissemination po sa lahat ng community. If possible po, lagi namin sinasabi na pinapakalma lang po namin, lalo-lalo na, na yung kung saan nasa salanta, instead of magpapanik, it would not really help kung magpapanik. So pinapakalma muna namin yan. First, we are trying to do assessment. Ina-assess namin kung gaano ka-prepared yung community. Kung tatanungin niyo kami kung gaano kami ka-prepared, it's not 100% prepared, but we have a lot of allies and offices na pwede naming matap para makapag-assess at makapagbigay agad ng assistance doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Especially during calamities, yung mga hindi inaasahang pangyayari. Ganun po. So, kung pagdating doon sa information dissemination, 100% ready kami kasi meron din po kami mga radio and other platforms of communication na po pwede kami makatap doon sa ating mga authorized agencies. So, the second question po is, saan po ang evacuation center ng Kabalikat? We don't have really the talatawag natin. Wala tayong sinasabing evacuation center ng Kabalikat kasi basically, Kabalikatnet Philippines Malaya Incorporated is an NGO. Wala po tayong gym na kumbaga ito yung sa Kabalikat yun. But, we can tap local government and then, like for example, sa gym, sa eskwelahan, we can tap the offices, mga institution na po pwedeng makatulong just in case kailangan talaga ng evacuation center. And then, doon papasok ang Kabalikat, ang role ng Kabalikat ng Philippines Malaya, doon sa assistance na kailangan. Kasi hindi naman po kaya ng isang tao lang yan eh, na sige, dalahin mo lahat sa evacuation center. Merong iba dyan kahit na alam nila na kailangan na lang i-evacuate na ayaw pa. Alam nyo yun kung bakit. Kasi yung lugar ngayon, sentimental nila yun at gusto nila, doon na lang sila. May mga ganon. In any cases, any places all over the country. Pero bilang Kabalikat, nandun tayo mag-assist at nakalangang immediate na kailangan kunin na natin sila. With the assistance po yan sa lahat ng members ng Kabalikat through proper channeling po sa barangay, sa kapulisan at sa lahat po ng mamamayan. Kasi sa lahat ng community po, may mga organization po yan. And hindi po tayo po pwede mangunguna doon. So mag-a-assist na po kami. So lahat po yun na kinakalang delay sa evacuation center, doon po papasok ang visibility po ng Kabalikat. So side question lang po. If there's a happening po na hindi kasha yung mga evacuees sa kahit saan po na
naman makakapag-evacuate sila kung hindi po sila kasha or enough po ba yung supplies na nanandoon? Pagdating doon sa kung magkakasya man o hindi, makakapag-tap din tayo ng ibang grupo. Like, doon sa barangay may mga gym yan. So pwede tayong makapagbato ng mensahe kasi may mga radio po ang kabalikat ng Philippines officers and members. Pwede tayong makapagbato ng mensahe na o kailangan pa namin ng additional evacuation center na agad-agad ito namang nasa local government natin ay hindi humihindi. Ever since hindi pa po humihindi pag may mga ganong situation. Kaya po, kampante po ang kabalikat net na pagdating sa kalamidad at other emergencies, matutugunan po ang urgent na need na kailangan ng ating community. So, thank you po. Miss Leanne, your questions? Especially related. Ah, yeah. Una-una, hindi lang naman po evacuation ang kailangan natin gawin. Hindi naman kami 100% nakahanda kaagad yung relief goods, ano po. Pero within 24 hours, magagampanan po ng kabalikat nila makapag-produce as immediate needs dun sa relief goods. Una-una dyan, based on experience, meron tayong volcanic eruption na nangyayari. Taal, Mayon, sunog na nangyayari. Yung mga relief goods na yon ay hindi naman hinahanda lang yan dyan. Agad-agad, within 24 hours, makakalikom kaagad ang kabalikat net. Ganyan ka-ready ang members and officers ng kabalikat ng Pilipinas Malaya. Within 24 hours, we can produce 100,000 pesos. Yes. Financially, ha? Bukod dun sa relief goods, may financial pa yung assistance. Kasi, sabi ko nga sa inyo, maraming tayong makatap na mga tao na willing ding tumulong. And mind you, this is a voluntary act. Voluntarism is our way of life. Yun po talaga ang sinusundan ng kabalikat. And then marami din po sa ating mga mamamayan na malaki ang puso na willing tumulong, lalong-lalo na pagdating sa mga emergency and calamity. Yan po. Paano nyo naman po napapanatiling ligtas ang ating mga kabarangay sa inaasang pangyayari? Well, ang kaligtasan po ng bawat isa ay nagdedepende po yan sa sarili po natin. Basically, hindi naman po pwede na sundin po kung ano yung gusto namin. Dapat po manggagaling po sa sarili natin. Ngayon po, nasa inyo po yung mga kabataan kung paano nyo po mapapanatili, ma-inculcate sa mind ang individual, ang preparedness, ang safetyness ng bawat isa. Kami po nag-assist lang po. Baliwala po lahat ang aming dissemination information po doon sa community kung sila mismo po ayaw din pong tumugon sa ibinibigay namin information, ang dissemination. Kung ayaw makinig, wala tayong magagawa doon. Pagdating doon sa kung paano namin ma-maintain ang safety list ng isa't isa, kailangan po natin talaga, ngayon pa lang, this is a new platform na ginagawa ninyo dahil marami pong mga tao na hindi po aware at maraming ibang pinagkaabalan sa pamamagitan ng ginagawa ninyo. Magiging away na po ngayon ang kabataan kasi mag-iumpisa sa kabataan. Kasi yung mga medyo may edad na, busy na po sa mga kanya-kanyang work. Sa ngayon, sa inyo, samantalahin ninyo dahil hindi pa kayo nag-work, may chance pa kayo mag-disseminate ng information on how to prepare. Kung may darating sakuna, kalamidad, kung dating umasa sa iba, asahan mo yung sarili mo. Di ba alam niyo naman po yung mga first aid? Diba? Itinuturo na sa school yan. Use it as a tool na kayo mismo maka-disseminate ng information sa pamilya ninyo. Kayo na mismo, pwede kayo mag-educate doon sa members of the family para maging prepared din sila. Did I really answer your question, right? Yes. Okay, that's good. So, that's all for today, sir. Thank you for answering your questions. Yun lang? Yun lang po. Ang dami pang kailangan ninyo tanongin mga... Oh! Okay. Alright. So, ang grado ko sa inyo, instead of 98, minus 5 kasi hindi kayo nagtanong kung ano yung ano. Plus 5 dahil nagpaalam na kayo at hindi nyo ako pinahirapan. Siguro mga 99.5 na lang siguro. Okay lang ba yun? Ako na talaga ang nagrado. Ano? And then plus, meron kayong 5 points pagka nag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Kabalikat YT channel. Kailangan ma-scan nyo na kaagad niya ngayon yan. Oo, mag-check nyo na kaagad sa YouTube channel ninyo. Kabalikat YouTube Kabalikat Net YT channel. Kasi itong content na nilalabas din sa YouTube channel natin after 30 minutes. Diba? So, kailangan makita ko yung bakas nyo doon, mag-comment kayo.
Yes! Andiyan po si founding chairman. Buong mundo yan, magkikita kayo. Yes. So, guys, yan po yung mga estudyante. Ano school kayo? Golden Acres. Golden Acres. Kumpletuhin niyo, ma'am. Golden Acres National High School. Yes, palakpakan natin ang Golden Acres National High School. Kasi kailangan lahat kayo doon, nandun, magpo-comment, ha? Yes. So, tinalo niyo yung naunang grupo. Hindi sila nakuna ng content. Alright. Maraming salamat, founding chairman, sa pa-unlock. At pasalamatin niyo si Tatay Owen. Thank you! Alright. Ito po yung grade 10 ng Golden Acres National High School. And sana mapanood din ito ng inyong advisor. And ma'am, dapat one ang grado dito. Okay. Alright. Your Islam ako. From Holo, Tatay ko, Pasitan. Okay. Ako ang presidente ng buong Little Turkville. At mayroon na tayo sa USA, sa Malaysia, sa Jena, sa Abu Dhabi. Equal ninyo, nandiyan na. Pati Netherlands na mayroon ang pagkakalit. Okay, alright. Thank you very much. Thank you po. Ay, isa pa! Huwag yung malimutan yung isa pa! Ruru69 TV! Sulat na, walang sumusulat. Pakichat. Lato kami. Oo. Mag-follow, mag-subscribe na agad at mag-comment. Maraming salamat guys and good luck sa inyong project. Salamat. Yes, yan. Okay, thank you, thank you. Thank you. Napakababayan.